Dagsa pa rin ang mga pasaherong nais na sumakay sa EDSA Bus Carousel. Paliwanag ng ilang pasahero, mabilis ang biyay at hindi sila nalilate sa kanilang trabaho. Si Joshua Garcia sa report live. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Diane. Natili pa namang maluwag ang sakayan dito sa NEPA Q-Mart Station ng EDSA Bus Carousel dahil tuloy-tuloy ang dating ng mga bus sa parehong north at southbound lane na biyahe. Dayan, may ilan sa mga commuters, particular na yung mga pumapasok na maaga sa kanilang mga trabaho, ang mas pinipili na sumakay sa EDSA Bus Carousel dahil maluwag naman ang biyahe sa EDSA bago mag-rush hour. Sa experience ko naman, sir, okay naman po, sir. Smooth naman biyahe. Tapos, mabilis makarating sa destination. Okay naman po yan, sir. Mas mabilis po siya sa ano? Sa? Kaysa sa MRT, minsan siksikan doon po. Dayan, ayon naman sa mga dispatcher dito, umaabot ng humigit kumulang 6,000 pasahero ang bumaba at sumasakay sa NEPA Q-Mart Station dito tuwing Lunes, habang nasa 4,000 naman sa ibang araw. Anila, tuloy-tuloy naman ang pagbaba at pagsakay ng pasahero dahil wala namang patid ang pagdating ng mga bus. Umahaba lang daw ang pila kapag rush hour at puminsan kapag natatagalan sa dispatching ang mga nasabing bus. Ayon naman sa ilang deputized uniform personnel dito, dayan, gaya ng mula sa MMDA at Interagency Council for Traffic o IAC, kumpara dati na talamak ang pagpasok ng pribadong sasakyan sa bus lane, ngayon ay paisa-isa na lang o kuminsan daw ay wala na. Bungsod na rin ito ng kanilang mga pagsisigap na sitahin ang mga ito at puspusang paalala ng MMDA na bawal dumaan dito ang mga pribadong motorista. Dayan, sa mga oras na ito ang sa kahaba ng EDSA dito sa labas ng bus carousel, ay tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan pareho sa papuntang Monumento at Pasay. Pero inaasahan ang posibleng pagbigat ng trapiko, lalo na mamaya, pagsapit ng rush hour at pagdating na rin ng pag-boost na rin ng mga dumadaan sasakyan dito. Kaya para sa ating mga ka-RSP na tinanghali ng gising ay pagbaon ng pasensya ng sa ngayon na hindi ma-stress sa biyahe dito sa EDSA. At yan muna ang latest, balik sa inyo dyan, Diane. Ingat sa ating mga commuters at motorista. Maraming salamat sa report, Joshua Garcia.